you automatic pleasure, which is okay. Ay, gives or, you pleasure! It gives you a lot of pressure! Or matutuwa ka naman sa... Okay, hello everyone, and welcome to our video. Yes. Our new episode for the day with Adriel, our yes. junior planner. My mentor. Mga mentor ka naman. Hindi, kasi para kami millennial eh. Mas mata pa. Sige, ako na eh. Mga gusto mong hindi umabot na susunod na season. Ay, hindi. Hindi, mga millennials. Paano mag-usapan natin ngayon? Millennial money tips. Millennial money tips sa mga yes. kapwa naming millennial. Okay, so ano bang millennial and millennial? Ano ang mga ginagawa ng mga millennials like us para money tips? Ano? Number one. Secure your emergency fund. Bakit? You'll never know when an emergency will strike. Okay. Halimbawa, sa amin, sa pamilya, yung kapatid ko, biglang... nakasakit okay. o biglang nagkaroon ng some emergency or aksidente. Oh. So, kailangan namin igasto para sa kanya. Okay. Tapos, kailangan din siyang gumastos para sa medicine, consultation, everything. Eh, paano kung sasabihin ng iba, may emergency loan naman eh. Mayroon yung loan. Bakit? Ba't mayroon yung loan? Yung loan, may interest ka eh. May interest. Babayin. So, kailangan pratikang may cash on hand or cash readily available kahit sa bangko man lang okay. or sa nasa envelope man lang sa bahay nakalagay. Savings or EF, emergency. Nakas, EF. Paano kung halimbawa gusto ko kumuha ng insurance? Mahirap. Bakit? Diba, baka mamatay ako. Yung chances mo naman. Okay. Between seeing the light or ma-aksidente ka, mas mataas yung aksidente. So dapat may emergency talaga. Okay. Oh, wow. So saan lalagay? Sa bangko? Saan pa? Either sa bank, time deposit, money market fund. Basta, withdrawable, anytime. And accessible. Yeah. Ano pa mga millennial money tip natin? Pagdating, may notebook ka talaga. Kodigo natin. Marami kasi. Ang nakalagay sa kodigo mo. Kailangan mag-budget tayo. Okay, kailangan mo lalo na sa mga fresh grads natin dyan. Or okay, like us? Us. Bakit kailangan mo? May nakita ko Cebu Pack Sale. 3,000 papuntang Hong Kong, balikan. Okay naman. Tapos may 99 sale pa ng as long as Lazada, it's within the budget, okay naman tayo. Okay, so it's within budget. Okay. Yung problema dyan, kapag bumili tayo ng sale, tapos wala na pala tayong pera, kapos na pala. So paano mag-budget? Well, marami naman tayong budgeting apps okay. available. Kung hindi... na accessible naman sa Apple Store or sa Google Store. Okay. Na, or kung gusto nyo, ilista nyo. Pwede pen and paper. Sa Excel, pwede ba? Pwede naman. Yan. So, guys, again... yung sa akin, Excel naman. Excel. So, guys, you can do your budgeting. So, paano yun? Every day, isusulat ko or ilalagay ko sa Excel? Depende sa tao. Usually, every day. Yung iba, weekly. Okay, pwede nyo keep yung receipts. You keep the receipts. Ako. Dahil minsan kasi nawawala eh. Kung gusto niyo, ilista niyo sa budgeting app. Do budgeting. Tapos, kaya magandang budgeting. Kasi when you do your budgeting, kumbaga you see everything there, yung pumapasok na pera, yung mga lumalabas. And by the way, when you do your budgeting, dapat yung expense portion. Di ba, tatlong portion usually, the income, the expense. At ang expense, dalawa. Merong variable saka fixed. Yung fixed, usually yun yung needs nyo. Yung variable, yung wants. Kasi, ang unang yung magtatapyasan, kung nga rin, may cool kayo. Di ba? Kung gusto po na ng Hong Kong, gusto po na ng Maldives, ganyan. Ang unang tatapyasan, needs or wants? The wants. So, magbabawas ka ng milk tea, ganyan. Magbabawas ka ng samgyupsal. Di ba? So, ito ka unang magbabawas. Kasi walang nagbawas ng ligo para may ganun ba? May nagbawas ba ng ligo para makapunta ng abroad? Wala. So, magpapawas tayo ng mga milty-milty, ha? Ayan. Anong next na millennial money question natin? Millennial money tip natin? Matutong mag-save. Bakit? Actually, connected yan sa emergency fund, sa budgeting. Gusto kong mag-hashtag travel goals, eh. Pwede naman. You can save for your travel goals. Save for your travel goals. Dahil yung save...
yung concept of saving is saving for an extraordinary experience. Eh, may lumabas na bagong gadget. Apple, iPhone, whatever. And Samsung Note 10. Oh. Oh, eh, gusto ko bumili nun. So, eh, kailangan mong tingnan. Kung ano mas importante. So, dapat. Yung Samsung ba yan, will give you automatic pleasure, which is okay. Ay, gives you pleasure. It gives you a lot of pressure. Or matutuwa ka naman sa Samsung Note screen, naman. Diba? Or kung yun. Gusto mo, mag-ipon ka for the travel okay. Na may enjoy mo talaga. So, kailangan mo talaga pumili. So you have to prioritize. So kumbaga kung nari, may nakita akong gadget ganyan na iPhone. So kumbaga pag binili ko ba tong iPhone na to is mapapalapit pa ako dun sa financial goal ko or mapapalayo ako. Diba? Kung inuna mo yung iPhone then goodbye to your travel goal. Ganun lang kasimple yun. Diba? Or madidelay natin yung travel goal. On a different. Oo nga, madidelay. Or maganda yun ang sale. Magsit-sale na lang tayo. Okay. So, budget, emergency fund, tapos save, ano pa. Being a millennial. Fourth, productive time. Productive time? To earn more money. Okay, how do you do productive time to earn more money? Ito, more on self-awareness na talaga. Self-awareness. Ah, sige. Oh, what do you do? Sige. Kailangan mo malaman ano yung skill sets mo. Okay, skill set. Tapos, pwede ka naman maghanap ng part-time job. Mm-hmm. Online. Maram din kasi ngayon mga online websites for part-timers. Halimbawa, marunong ako mag-Photoshop, mag-video edit. May ganon? May ganon. Tapos pwede mong i-lobby yung services mo. So, okay. So at least, meron kang extra income. Ako, do a spring cleaning every so often. Ano, buksan mo lang yung cabinet mo, tapos tingnan mo yung condo mo, yung bahay mo, ano yung pwede mong ibenta. So, para mag-garage sale? Mag-garage sale. Okay. Doon garage sale. Kasi, I mean, you know, hindi naman lahat ng gamit mo, saka yung damit mo, nagagamit mo, right? So, tingnan mo, yung mga hindi mo nagagamit, halimbawa, kunwari, 6 months cut off, hindi mo nagagamit for the past 6 months, either itapon mo na or i-donate mo extra money din 'yon, 'di ba? Pag nag-garage sale. Kasi never even the books 'di ba? Yung mga libro mo na forever na nandiyan, let go na, 'di ba? Lalo na 'yung mga damit mo halimbawa na feeling mo papayat ka pa. Diba? Ay, papayat pa ako. Hindi ko muna dito sayang muna 'to. Dalawang taon mo nang sinasabi sa sarili mo 'yan. Eh, wag na, let it go. So, fifth. Magkuha lang investments. Yes, start investing already. Young. Pero dapat, meron munang emergency fund. Saka life insurance. Okay? But of course, kung meron ka ng financial bedrock, start investing. Bakit? The earlier you start, the easier it is for you. Dahil kalaban mo yung oras eh. Mm-hmm. Sabi nga, di ba, meron tayong salawikin, daig ng maagap ang masipag. Kasi that's true, no? Even at small, ano, nag-compute ako, no? Even at 500 per month, which is 250 per payday, after 20, 30 years, basta like 10 to 14% na, na return, you'd be a millionaire. So, better start early. Yeah. Investing. So, and marami kaming videos about investing. At mga mutual funds. So, check out our playlist then. Okay. Avoid scams. Oh, avoid scams! Marami kasing mga millennials lalo na sa mobitsa namin. Pumupunta sa mga 30%. Hi, sa mga Cagayan de Oro. Ayan. Pumuntang mga sa 30%. 30% per return in 1 month. 30 in 1 month? Eh, medyo kaduda-duda na yun. Meron din kaming video na nun, how to spot a scam. Okay, mayroon yan. Dahil kapag pumunta ka doon, baka mawala yung pera mo. Eh, yung pera na yun, baka yun na yung pang-travel mo, pang-investment mo, emergency fund mo. So baka mapaano ka pa. Kumbaga pera na, pera na na-scam pa, di ba? So, ingat tayo sa mga scam. Yan, mga fellow millennial. At ano pa? One last? Increase your financial acumen. Kumbaga, always lalim, financial acumen. Okay. Kailangan talaga matuto. Always learn. So, always katulad learn. Ng mga previous episodes natin, yung mga due diligence, mga ganyan, at nagbabasa ng mga fun fact sheet or sa mga vlogs, mga ganyan. Maraming kasing information ngayon online regarding investing, financial news, and whatnot. So, there is no excuse for you to... In the age of Google, diba? In the age of Google na di mo alam yung pinapasukan mo at di ka matuto on how to invest and how to manage your money. Yes. And of course, best of that is that you subscribe to our channel. And there, kasi marami kaming videos dyan on UIT,
ETF, mutual fund, BUL, insurance, practical money tips. So, I guess that's it. Yes. Pero ba? Okay, I think that's it for our fellow millennials. So, yes. Thank you again for watching our video. Okay, so if you have some questions, okay, please drop a comment in the comment section. Email us again also at admin@wealtharchy.com and hit subscribe and like if you like this video. And share to your friends. Okay. And follow family. Yes. Okay. That's it for now.